Nagtakda na ang Department of Agriculture ng 250 pesos na suggested retail price sa kada kilo ng pulang sibuyas. Balak yang ipatupad bago matapos ang taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Bilang na ang mga araw na umaabot sa hanggang 750 pesos ang presyo ng kada kilo ng pulang sibuyas. Napagkasunduan na kasi ng Department of Agriculture at mga stakeholder na magtakda ng 250 pesos na suggested retail price o SRP para sa kada kilo nito. Ipatutupad daw ito sa mga pamilihan sa natitirang araw ng 2022 hanggang sa unang linggo ng 2023. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa mga market masters, no? Kasama po natin ang local government para po masabihan sila ng suggested retail price, no? Para well aware po sila tungkol dyan. But more than that, what we are trying to do really is to find suppliers for our mga tinderas, no? Alam po natin na yung mga binibilhan ng mga tindera natin, mataas po nila binigay sa ating tindera. Sabi ng ahensya, isa sa mga nakitang dahilan kaya nagmahal ang presyo ng sibuyas ay ang paglaki ng puhunan sa pagtatanim. Mahal din kasi ang mga fertilizer o pataba at mahal din ang petrolyo para naman ibiyahe ang mga sibuyas. Pero sabi ng grupong Sinag, sapat nang ipako sa 250 pesos ang kada kilo ng sibuyas dahil mura lang naman daw itong nakukuha sa mga magsasaka. Naglalaro lang sa 150 to 180 ang karaniwang presyo sa farm gate ng sibuyas. Kaya kung patungan mo siya ng 50 to 70, wala pa sa 250 yung magiging presyo niya dapat sa palengke. Pero ang Union ng Manggagawa sa Agrikultura, naniniwalang kahit maglagay ng SRP kung hindi naman ito susundin, wala ring mangyayari. Patulad ng ibang pero pagtitiyak ng DA, babantayan ng Local Price Coordinating Council ang pagtutupad ng 250 pesos na SRP sa sibuyas. Iimbestigahan daw ang mga hindi susunod. Ang Local Price Coordinating Council ay meron din pong kapangyarihan para tanungin ang ating tindera kung bakit hindi siya makasunod. Ito po yung parang show cause ang ating sinasabi. And then from there we see, kasi kadalasan po niyan sasabihin ng tindera na yung bagsak sa kanila ng commodity, ganito ang presyo, kaya ganito ang kanilang benta. By doing so, we can see, no, saan po nang gagaling, saan po tumataas ang presyo, kung bakit nagiging ganon ang retail price. Umaasa naman ng DA na maibababa pa sa hanggang 200 pesos ang presyo ng sibuyas kapag nagsimula na ang anihan sa Enero. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5.